Nako, ang gandang kanta nito guys. Bosses Kags, We're All Alone. Okay, na-request nga pala yan ni Sir Tomoyuki Yamashita. Check na yan, ang lupit ng pangalan mo sir. Tapos, Ryle J. Yan, si Sir Ryle J. Siya rin yung nag-request nito. Salamat sa request nyo. At syempre, belated happy birthday kay Tatay Emmanuel Boggs Genoso ng Katanawan, Quezon. Mula po yan kay Sir Arvin Genoso. Happy birthday, Tay! Happy birthday! Tapos, kay Gibos Amazing Channel ng Kuwait. Kay Rubilius Official, shoutout daw sa kanyang mahal na si Gemma Agaton, yun o. Tapos kay Junmar Padilla at kay Sir Raynel Hipolito ng Calgary, Alberta, Canada. Okay, so yun lang, maraming salamat sa lahat ng nagpa-shoutout. Siyempre hindi na natin patatagalin niya, si pray na natin niya, let's go! Okay, sa intro natin, unahin natin yung strumming guys bago yung plucking. So, forma natin sa letter G, then A minor 7, then G over B, third fret yan, first string, second string. Ito, fifth string, second fret. 5 pababa ah. Huwag natin tamaan to. Kung tamaan nyo man, dead string nyo. Okay. Then, balik niya sa A minor 7. Okay, simple yan natin strum, kahit puro pababa lang. 5, 6, 7, 8, tapos bagsak ng G para mag-start tayo sa unang verse. Okay? Okay? Pero syempre, mamaya na yon. Ang isusunod kasi natin, yung intro natin sa plucking. Iporma rin natin ng letter G. Lutungan natin, parang ganon. Gamitin natin to, yung nail natin. Then sunod nyo yung 4-3. Mabilis ha. Okay, tapos dito sa 4th fret ng 3rd string yung ring finger, sabay natin yung number 5. I-slide natin yung 3rd string dito. Ganun ha, medyo bitin ha. Huwag ganito ha. Huwag ganun. Dapat ganito. Okay, pag-slide natin, flat natin dito yung index, 3rd fret, kunin natin yung 2 at saka 1. Okay, tapos sundot nyo rito yung pinky sa 5th fret ng 1st. So parang ganito. Yan. Sa pangalawang ikot guys, mamaya explain ko, may dadagdag tayo na third string dito ha, sa part na to ha. Okay, mamaya na yon. Tapos ang kasunod nyan, dito yung pinky, third fret, first string, dito naman yung para tayo naka G over B. Yan. Pero angat natin to. Yan. Tapos pagsabayin niyo yung 5 and 1, tapos 3-2. Okay? Ganun ang kasunod niya. So overall muna, hanggang dito tayo. Umpisa natin sa unang-una. 5, 6, 7, 8. Slide. Yan. Tapos, ulitin natin to. Yun, yun yung idadagdag natin. Pansinin nyo yung number 3. Pagpitik natin dito sa 3rd fret ng 1st string. Pansinin nyo ha. Ulitin ko ha. Saka nyo isusundot yung pinky. Kasi kanina, yung unang ikot natin ganito. Ganun lang. Pero ngayon, sa pangalawang ikot, bago tayo pumasok ng first verse, ganito. Sinundot natin yung third string. Tapos, bagsak natin ang letter G para sa unang verse. Okay? So, syempre, dating gawin tayo para malinaw at maayos, ulitin natin yung plucking dito sa intro. Okay lang ba? O, sige. 5, 6, 7, 8. Pagalan ko lang. Then, unang verse. Bagsak natin sa letter G. Okay? Okay, so sa strumming muna tayo ng unang verse, letter G. B7 sus 4. Kung naka B7 tayo, lagay natin yung pinky dito sa fifth fret, ha? Second string. Ayan. Then, B7, usog. E minor 7, pag naka E minor tayo, lagay natin sa 3rd fret yung pinky ng 1st string. Kung medyo nahihirapan kayo, kung gusto nyong gamitin tong ring finger, pwede naman. Okay, kung sa kayo nadadalian ha. Tapos, G7. Okay, then letter C.
over B, naturo ko na kanina. Ayan. Then B flat D mini 7. Ayan, ganyan. Medyo mahirap lang siya tingnan, guys. Pero tingin ko kayang-kaya niyo 'yan. Pag naka G over B tayo, pag galing tayo ng G over B, madadalian tayo sa B flat D mini 7 kasi usog lang natin 'to ito sa first fret. Tapos ito lalagay natin sa 40 string. Okay? Second fret. Ito naman, malalagay naman natin 'yan sa second fret ng second string. Usog lang natin. Tantiyahin lang natin, ha. Tapos ito, stay put nyo lang to sa ilalim ng first string, third fret. Okay? Pagka nahirapan kayo, guys, halimbawa, galing kayong G over B, gusto nyong madalian, ang gawin nyo, ganito. Yan. Huwag nyo nang kunin yung third fret ng first string. Ba, ganyan. So, lagay nyo rito sa, eto, dito pa rin na yung index, ha. Etong ring finger ang mapupunta sa, ano, fourth string ng second fret. Then open yung number 3, tapos yung pinky nyo lagay nyo sa second fret ng second string. Pwede naman yan, eh. Kung mahirapan kayo, ha, kung galing kayong G over B, yan, ha, ulitin ko, B flat D mini 7, ganito, ha. Pero kung nahihirapan, ganito. Okay? So second option nyo lang yun. Nasa sa inyo na yon kung ano gamitin nyo. Minsan ganito rin ginagamit ko, eh. Tapos A minor 7. Then, D, ang kuha ng D ganito. Okay? Huwag ganito, ha. Para pag sinundot natin ng D over C, lalagay lang natin yung ring finger dito sa third fret ng fifth string. Okay? Ganyan kasi. Tapos B minor 7, E minor 7. Ayan, naturo ko na yan. A minor 7, then D11. Okay? Pag naka A minor 7 tayo, papuntang D11, angat nyo lang yung middle. Okay, 4 pababa, ah. 4 hanggang 1. Okay, so pag meron kayong strumming pattern na may papasok, nasa sa inyo yun, okay? So 5, 6, 7, 8. Daan-daan lang natin. G over B. Minor 7. Okay. D11. Then second verse, ulitin nyo lang yung same chords lang yon, and then same strumming pattern lang kung ano yung strumming pattern na kuha nyo. Okay? Tapos punta kayo, pagtapos nyo ng second verse, pasok kayo syempre ng chorus 1. Okay? Tapos pupunta tayo sa plucking ng unang verse naman. Okay, kung ipa-plucking naman natin, i-forma rin natin ng letter G. Parang ganun yung tunog niya. 6N1 sabay, then 3-2. Outside, di ba? Tapos B7 sus 4. Okay? Pagsabay nyo naman yung 5 at saka yung number 2. Sunod yung 3. Tapos, usog natin yung pinky para maging B7. Pag naipusog na natin yung pinky dyan, pitikin nyo yung 1, 2, and 5, tapos number 3. So, ganito. Wa, sa pagsamayan natin. Okay? E minor 7. Huwag na natin i-forma niyang ganyan, guys. Kunin lang natin yung pinky. Kasi hindi naman natin gagamitin yung 5 and 4. Angat nyo lang. Tapos 1, 2, and 6 sabay, pang-alternate nyo yung 3. So, ganito. May iwan yung 1, 2, ha. Okay? Ganun lang, ha. Tapos G7. Ganun din yung pitik. Tapos C. Okay? So ganyan tayo sa letter C, ha, para hindi tayo may attack dito, para hindi tayo malito. Ulit. 5 6 7 8. Tararara. 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 Then ganito yung sunod. Okay? Then 3, tapos paangat 1, 2. So ganito. Tapos ang B flat D mini 7 muna natin, ganitong gagawin natin. Dito yung middle, ha, sa second fret ng second string. Tapos
yung index natin dito. Stay put nyo to ha, per spread ng fifth string. So ganun pa rin ang pitek. Okay, ulitin ko ha, sa G over B ha. Tapos A minor 7, stay put nyo to. Yan. Okay, tapos 1, 2, and 5, pang alternate yung 3. Parang ganon. Okay, so ulitin ko rito. Bagalan ko lang. Yan. Tapos D, tapos D over C. Okay, so 4 and 1, 2. Tapos 3 ah. Tapos D over C. Tapos B minor 7. E minor 7 natin. Ganun pa rin. Huwag na natin pitik ng ganyan. A minor 7. Ta-da-da-da. D 11. Ta-da-da. Kuha? Ulitin natin guys ha. Ulitin muna natin para sigurado tayo. Babagalan ko lang, okay? Para sa inyo. 5, 6, 7, 8. Then, second verse. Tapos. Tapos dito, sa G over B, ganun lang. Tapos, B flat D min 7. Then, A minor 7. Okay, pansin niyo yung G over B natin nung una ganito. May sundot pa na ganon. Pero sa pangalawang ikot, sa second verse, alisin na natin yun. So, ganito na lang. Okay? Chorus 1. Sa chorus 1 natin guys, strum natin yan. Tapos pag nag E minor 7 tayo, buuwi natin yung chords ha. Kasi pag nagpa-plucking tayo, pinky lang ginagamit natin. So sasama na natin to. Okay? Tapos yung B flat D mini 7 natin, kung naalala nyo yung tinuro ko dito, ganyan. Diba? Pag nahirapan kayo, kasi ang ginagawa ko sa B flat D mini 7, pag nag E-strum ako, ito ginagamit ko, yung tinuro ko sa inyo kanina. Yan, yan ang ginagamit ko. So, pwede nyo rin gamitin yan, nasa sa inyo. Kung gusto nyo naman yung ganito, nasa sa inyo. Wala namang problema. Okay, ako ganito ginagamit ko pag nag-i-strum. Kaya ito gagamitin ko ngayon. Okay, so strum natin, yung chords naman nandyan sa ilalim. Okay, 5, 6, 7, 8. Ta-da-da. Tapos, repeat intro lang or uulitin lang natin yung intro. Pwedeng strum. Tapos, third verse. Pwede rin yung plucking, yung ginawa natin. Uulitin din natin yon. Bawa lang. Yan. Tapos, third verse. Sa third verse talaga, pag maririnig nyo yan, parang ini-strum na talaga yan eh. Yung piano, parang pinipitik-pitik na ganon. So, ang gagawin natin, strum natin guys ha. Kung gusto nyo na may plucking, ilagay nyo lang yung, or i-apply nyo lang yung
locking pattern natin sa unang verse at sa second verse dito sa third verse. Pero this time, strumming muna natin, okay? 5, 6, 7, 8. Then chorus 2, strum din natin, okay? 5, 6, 7, 8. Minor 7, D minor 7, D 11. Then, ulitin lang natin yung chorus na yon. So, parang chorus 3 na siya. Same lang naman yon, kaya hindi na natin papasadahan. Tapos, pag naulit na natin yung chorus 3, instrumental naman, okay? Okay, so sa instrumental natin, guys, wala tayong D11 sa huli, ha? Kasi parang parehas lang kasi ito ng chords natin sa chorus. Pero alisin natin yung D11. Okay? So, subaybayan natin. Kasi bigla nating ipapasok yung last chorus pagtapos ng instrumental. Okay? So, instrumental tayo. 5, 6, 7, 8. Ayan, D. Yan yung last chorus. Okay? D11. Tapos, outro. Sa outro natin, guys, napakadali lang, parinig ko, ah. Okay, madali lang, ito lang nadagdag yung dito. Kasi dito sa outro natin, ang unang ang first 3 chords ay katulad lang ng intro natin. Pansinin niyo, ha. Di ba? Pati ito. Pati ito. Ang nadagdag ito. Yan. So plot natin siya dito sa 8th fret yung index. Tapos yung middle finger natin, lagay natin sa 9th fret. 3rd string. Ayan. Pagsabayin yung 3rd string at number 6 na string, hahammer nyo to sa 10th fret. Okay? 3rd string din. So, ganito. Ganon. Okay? Tapos, number 2 na string. Ayan. Ulit, ha? Baba natin to. Dito. Okay? 10th fret pa rin yan, ha? 2nd string naman, si ring finger. So, ganito na. Pagbaba, sabay niyo yung number 5. Stay put niyo yung pagkaka-bar chords nito, pagkaka-ipit niya. Tapos 1. Okay? So, ganito. Yan. Okay? Ulit, ha? Then, dito kasi hindi masyadong malinaw dahil yung piano niya medyo mabilis, eh. Parang ganun, eh. So, ang ginawa ko na lang, hinammer ko na lang siya dito. Lagay nyo rito yung ano, yung index niya sa 7th fret, ha? First string. Hammer nyo, sabay nyo yung number 3 na string. Kasi letter G to, eh. Ganon. Tapos, lagay nyo rito sa 8th fret ng 2nd string. Tapos, number 3. Okay. Parang ganun na lang, okay? Mailapit lang natin ng konti yung tunog. Okay, so pagtaas nito, kuha, isa pa.
Parang ganon. Itong kuha natin dito, pwede natin kunin dito. Kasi yung ibang tropa natin baka mahirapan dito eh. So, i-forma nyo ng C major 7. Pero letter C talaga siya. C major 7 gawin nyo. Okay? Ayan. Pagsabihin nyo yung 5-4. Tapos hammer nyo si pinky sa 3rd fret ng 4th string. Tapos open nyo siyempre yung number 3. Ayan. Tapos flat nyo to. Gagawin yung F. So, ganito ah. Pag-forma ng F, sabay nyo yung 6 at saka number 3. Tapos 2. Huwag sa ganito na. Then, pag-forma ng G, hagod nyo lang paangat. Okay? Ganun na lang gawin nating ending. Kuha ba? So, dito muna tayo. Tapos mamaya dito. Okay? Ulitin natin yung outro. 5, 6, 7, 8. Dito. Yan. Yung isa naman dito, yung outro natin dito. Isa pa, yung dito naman yung outro, 5, 6, 7, 8. Okay? So, ganun lang guys. Ginawan ko na lang ng paraan para syempre ma-deliver ko sa inyo ng maayos. At mas madali. Sa nahihirapan, kunin nyo rito yung outro ha, yung sunod natin. Yung medyo hindi masyadong nahihirapan, mga bati ka na dyan, pwede na rito. Okay? Yan, diskarte nyo na lang. Basta may tapos natin yung ending na yon para matugtog natin ng maayos at maganda. Okay? Siyempre, salamat na naman sa lahat ng mga walang sawang sumuporta, sa mga nag-subscribe ng mga nakarang araw, at sa mga magsasubscribe. Ngayon pa lang, maraming salamat sa inyo guys. At siyempre, sa mga sumama sa mga oras at araw na to. Next day, next time, another classic love song para sa inyong lahat, ang itutulong ni Paring Mike. Yun lang, siyempre, bye-bye na, paalam na, at siyempre, magsa-sideline pa si Paring Mike. Bye-bye!